na mapakinggan. Sa loob ng halos 7 taon, naging madamot ho sa amin ang makakuha ng mga dokumento. Hindi po namin alam kung saan kami pupunta noon. Pero sa pagkakataong ito, nais mo sana naming samantalahin na ipagpasalamat ang lahat ng bagay na ito. Marahil, ito po ay gawa na rin ng Diyos, no? Na mabigyan ho ng pagkakataon na mapakinggan naman kami. Ilang taon na ho kayong napakinggan? Ilang taon na ho kayong dininig ang inyong panig? Ang mga report na inyong ibinigay sa taong bayan ay binasa, tinanggap, pinakinggan. Sa pagkakataong ito, pakisuyo. Baka pwedeng kami naman ang pakinggan. Baka pwede ho na yung storya naman namin ang banggitin. Baka pwede ho yung aming damdamin ang inyong pakinggan para maging patas, tila baga. Hindi ko na ho pahahabain. Maraming salamat ho sa mga kapwa ko pamilya na nandito ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Nawa po, gabayan tayo ng Panginoon. Gabayan kami mamaya sa aming pagpasok sa dagong ito upang kami naman ho ang mapakinggan. Maraming salamat ho at magandang umaga sa lahat. Sa ngayon, 8 taon na po na umahanap po kami ng justisya. Ang aking anak na bunso, gumagawa po ito para lang magkaroon siya ng baon sa school. Dahil kami ay kinakapos, lumalaban po kami ng parehas, hindi katulad na nagpa-implementa ng war on drugs. Bakit kami nadamay sa ganitong panahon? May pangarap po kaming maliliit na may hirap para sa aming kabuhayan. Yung 6 na taon na sinasabing lilinisin ang mga adik, tinutahanan ni Duterte sa peking pagiging pangulo natin. Isipin niyo mga nakikinig, makinig kayo sa sinasalaysay ng isang senior na anak ko yung napatay na sinasabi ng ating kagalang-galang na senador na collateral damage na si Ginong Bato nung siya ay PNP-chief pa. Kayo kaya ang pagsabihan na ang isang anak nag-aaral na damay ng war on drug, sasabihin niyo ba ang collateral damage? Lumalaban po kami ng parehas. 13 yung anak ko. Kayo, ano ang ginagawa ninyo? Basta mabayaran po kayo. Ang Panginoon Diyos ay hindi na tutunog. Pare-pareho tayong mamamayan ng ating bansa. Mga tao po, yung anak ko, hindi po ito sisiw. Yung mga nadamay po ay hindi parang mga aso o hindi parang mga hayop. Mali po ba na ang aming naobserbahan? Isa akong ama na nagtaguyod ng 13 anak nung ipaupunin natin si Duterte. Ano ang ginawa? Kayo magsalita. Kung kayo ang nadamay yung mga anak ninyo, ano ang inyong gagawin? Sa panahon ng Andabaw ay nagkaroon ng malaking problema. Sa panahon ng Davao ay sinasabing ganito-ganon. Nalaman ba namin? Kayo nga ay tuwan-tuwa eh. Hindi po ba? Kami nandito sa Metro Manila, Bulacan, hanggang Laguna. Ano ang ginawa?
sinabayan ang gera sa droga nung ating mga kabataan nang nagmumulat sa ating mamamayan kung ano yung totoo at kung ano yung mali. Napagkamalampang ano? Adek. Kundi adek ano? Taga-suporta daw ni Joma. Ang tanong ko sa inyo, sino na kinabang kay Joma? Hindi buwayang nasa litrasong iyan? Bakit hindi nila aminin? Aminin ninyo! Ni isang tasay! Ngayon, humaharap sa inyo! Alamin natin ang tunay na dahilan. Yung 6 na taon, ito po yung ating tingnan, mga kasama.